naman ang pinakamatikas sa anak ng tundo! Lumabas dito! Berting, si Emong, yung batang paho, yung nakinkwentro natin, Sir Bosa. Sabihin mo, maghintay sila. Mga indot kayo! Lumabas kayo dyan! Puro yata kayo walang bayad! Lumabas kayo dyan ang magkasubukan! Ano kayo, mga sungaw? Pare, maghintay mo kayo. Sino kaya mga tarantadong yan? Yung mga nakatraso natin sa Herbosa, yung malaki. Berting, hawak mo ba talaga to? Pare, baka mamaya eh, mamuntay ang mata natin sa kahihintay rin, ha? Tsaka, baka abutin tayo ng bagyo rito. Hindi, relax ka lang. Inimbit ako eh. Sabi ko nga, magbablow out ka dahil birthday mo ngayon. Sigurado ka bang darating yung hinihintay mo? Dali. Oh, tuloy ba tayo? Oo, siyempre. Baka namang gabihin tayo. Hindi, pagkatapos natin kumain, hatid ka namin kaagad. Ha? Sige. Pabarian.
Maupo ka. Kumusta ka na, Medrano? Masama na, Guy. Alam mo, may nasagap akong balita na mga batang tundo yung nakasugupa natin. Tagaroon ka, di ba? Pero umalis na ako. Umalis na ako. Matagal na. Pwes, bumalik itong binong. Alam mo kung sino sila. At kung saan sulok ng tundo sila makikita. Sa pagkawasak ng mukha ko, buhay ang magiging kabayaran. Hindi madaling kumala sa barkada, Selly. Ang aming pagsasamahan, para kami mga magkakapatid na ulila sa magulang. Naintindihan kita, Bertil. Pero paano naman tayong dalawa? Kaya naghihigpit tuloy ang kuya. Siguro, pag nakita niya na hindi ka nakikipagbarkada, magbabago rin ang pahikitungan niya sa'yo. Pwede ba, Selly? Huwag natin pag-usapan mga kaibigan ko. Minsan-minsan lang tayo magkasama eh. Sila pa ba ang pag-uusapan natin? Ting, demonyo talaga ito si Johnny sa drama eh. Parang sinakulo. Natulala yung babae. Paano hindi uhusa yan? Magbasa nga lang ng comics yan eh. Paiyak-iyak pa. Kiba yun ah. Pinapakinabangan naman. Ito yung masarap ng pagkain natin ngayon. Okay, order ka pa kung gusto mo pa. Okay lang. Marami tayong pera ngayon. Mrs., chicharon bulaklak na ako. Ah, ayos mo siyento. Apa, bakit to? Bakit to? Nagmamamaman pa kayo, no? Ha? Eh, bakit muna? Tanong mo yung dalawa, kung anong pinagkakuman nito? Wala ko kaming alam dyan, kapo. Kapo. Ano ba yun? Bakit hindi mo tanong dyan sa mga kaibigan mo? Bakit ka? Ano ba talaga ang problema? Tanong mo ito sa dalawang kaibigan mo ito. Anong pinagkakuman nila sa loob? Itong dalawang to? Nagdadrama dun eh. Hindi naman siguro, kabo. Bakit? May ebidensya mo ba kayo? Hindi, kailangan na ebidensya. Marami mag-witness laban sa kanila. Teka, sandali lang, kabo. Baka naman pwede nating marahig na to. Arbor na to. Okay? O baka naman gusto nyo pang tawagin ko pa ang atore ng papa. Kayo rin. Pagsabihin mo yung mga kaibigan mo, ako ang bahala sa kanila. Kundi lang ikaw, hindi ko pagbibigyan ng mga yan. Salamat. Sige o, tara. Maraming salamat, kabo. Ito si kabo talaga. Mainit ang dugo sa atin. Ayaw mo, Berting. Ako ang bahala ron. Pagdating ng araw, luluhod din sa atin yan. Oh, ready na. Oh, ready na. Isa, dalawa. Ang titingin, ha? Ito. Lima. Anim. Ito. Walo. Siyam. Sampu. Oy, Popoy. Oy, si Popoy, oh, nagtatago rito. Natural na. Shhh, umingay. Ano ba yan? Tagal niya na. Ang bagal naman itong yayang nakuha natin. Pakita nyo, nagawa nyo na nga akong hatchoy eh. Mamadali pa kayo. Ko,
Konting bilis, Day! Bayaan mo na, bumili ka na rin lang ng alak. Nilubos-lubusin mo na. Opo! Bilisan mo, ha! Opo ulit! Wala na. Tangina, muntik na tayo ah. Popoy! Popoy! Junjun! Tawagin mo nanay niya! Napara si Popoy! Bilisan mo dali! Popoy! Bebang! Bebang, tawagin mo si Aling Basyon! Dali at mo! Inay! Inay! Popoy! Rundan yung kotse! Pare, hindi na tayo pwede magtagal sa bahay. Yak, re-res, bakan tayo nung bumanat sa atin. Kung sino man yan, kasi dito tayong patayin. Hindi problema yung lugar na lilipatan natin. Kung hindi yung mga taong bumalik sa atin. Hindi kaya mga taga-Pulgueras yun o mga taga-Angalo? Wala naman tayong atraso mga yun, ha? Hindi, pare. Teka, parang namumukha ang kuyis eh. Tama, si Binong Bulon. Yung bang taga-Pritil? Alin, yung mga nakalaban natin sa beer house? Yun na nga! Pare, kaganti tayo. Ano to? Berting, bayad na yan. Wala na kayong dapat intindihin. Ayos! Ayos ng buto-buto. Oo. Oh. Maliwanag na ang lahat. Moro, ayokong may nakakaalam sa lugar na to, ha? Okay, wala kang problema. At nakasisiguro ako sa baril na yan. Wala pang nasisintisyan yan. Siguruhin mo. Oo! Sorry ko. Akin ang baril mo. Sino nagpayari sa amin? Sino? Anak ng puta, Bino. Nakapatay ka ng bata. Nagtamay ka pa ng ibang tao. Sino? Ay magsalta. Magsalta ka na. Baka ito na swerte mo. Sino? Ay magsalta. Ano? Magsasalita na ako. Si Medrano. Si
Mahirap buhay ng ganyang klase mga nganta. Tumipiyok. Pero, Johnny, subuduhin ninyo. Ngayon nangyari sinalaki yung hangout natin. Kung sirma mo ngayon, para na rin lang hinukoy ang kanilang libingan. Medrano, sa palagay ko, pwede natin hanapin yung mga taong yun. Kung gusto mo, pwede naman namin sunahin ang distrito ng buong tondo. Huwag na. Marami ka masasapisaan. Baluwarte na matatapang ang lugar na yun. Huwag ka magmadali. Mahaba pa ang labanan. Hello? Yes? Sandali lang, ha? Drano, nayari raw si Binong Bulol. Natagpong tadtad ng bala ang kanyang katawan. Mga putang ina niya. Alam niyo? Dapat pakinabangan natin mga armas na ito. Hindi lang sa pagdepensa sa sarili natin. Eh, paano? Madali yung turo. Alam mo, pare, ang tao, pag may barel, malakas ang loob. Puh! Pare, huwag yung papadala sa init ng barel. Baka tayo malagay sa alanganin niya. Kung gusto niyo kumita, may alam ako. Saan? Sinabi nang walang lilingon. Tara. Pare, hindi lang pala sabon na laman ito eh. Oh, blue seal oh. Oh. Berting oh.
O, gusto nyo para isang usapan na lang. Bayaran nyo na rin yan. Paano to, boss? May blue seal. Iba presyo niyan. Mainit yan, ha? Eh, illegal ito, eh. Boss naman, ito ba ang transaksyon natin, Tigan? Sige na, bayaran mo na. Jackpot ka na dyan. Eh, paano kung magkahuli, ha? Aba, problema na niyo yun. Pag kami naman ang nahuli, problema na namin yun. Wala lang kantahan. Pag sinigaw nyo kami, kahit magtago kayo sa bahay bata ng nanay nyo, dudukutin ka namin. Sir, paalam na muna ako. Maga pa, bata. Oo nga, sir, eh. Pero may exam pa kami. Dadaan muna ako sa library at magre-review pa ako. Op, op. Basahin mo muna ito bago ko umalis at tatapusin ko ito. Ramon, hindi ba familiar sa'yo mga description ng mga tao mo yan? Parang mga grupo ni Berting yan, ah. Hindi naman siguro, sir. Baka no? Pawid lang. Pinagtatakpan mo pa? Hindi, sir. Kung meron man taong gusto makitang nakakulong sila, walang iba kundi ako. Kaya lang, bago tayo kumilos, kailangan ng positive identification with supporting evidence. Oo na. Supo-supporting evidence ka pa eh. Nag-aaral ka lang, Luke. Alam mo kung sino ka rin pinakamagaling eh. Sige, 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 sige. Lakad. Opo, opo, opo. Akin ang statement na yan. Hindi kaya inside job to? Hindi, sir. Yeah.
Bakit nangyari ito sa'yo, Berting? Nasaan sila, Roldan? Nasaan ang mga kasamahan mo? Nag-iisa lang naman ako ng mangyaring gulo. Pinipensa ko lang sarili ko. Gusto mo bang kausapin ko si Kuya? Baka may maitutulong siya. Hindi na kailangan. Handaan na ako, ano man ang mangyari. Maligaya ka na ba ngayon, Kuya? Berting, babalik na lang ako. Berting, kung walang abogado na hawak sa kaso mo, bibigyan ko ng gobyerno. At gagawa ko ng paraan para gumana ang sentensya mo. Kung makikipagtulungan ka sa akin. Alam mo, Ramon, ang mamatay ang paring mampun sa akin at ang pag-aalagala ako sa tundo, tinanggap ko na kung ano man ang mangyari sa buhay ko. Anong klaseng sentensya yan? Pagkatapos ng mga napatay niya, yun lang ang hatol. Dapat sa kanya bitayin ng patiwari. Medrano, baka hindi pa matapos ang sentensya noon eh. Mapatay na yon. Ano mga ginagawa ng mga kakusa natin sa loob? Hanggat hindi ko siya napapatay, hindi mabuburo sa isip ang kung ginawa niyang ito. Pare, para hindi ka naman madihado rito sa loob. Alam mo, Berting, may balita kami. May papako ka raw ng mga jury ito bago ka makarating sa Kalbaryo. Inumpisaan na nga nila ako eh. Ito pa, musta nga pala sa labas? Napakainit, pare. Kaya naghahanap nga kami ng malamig na lugar. Teng, ingat ka lang dito ah. Baka maunahan ka. Kaya nga, ipapalipat na ako ng Iwahig. Delikado lagay ko dito. Thank you.
Antyaga mo rin naman. Nag-aaksya ka lang ng panahon niya, eh. Isipin mo, bawat buwan, imamarka mo sa punong yan. Nako, kalibutan mong nakakulong ka. Alisin mo na sa isip mo yung salitang laya. Habang nandito ka, magsaya ka na lang. Alam mo yung paglaya, bigla-bigla na lang dumarating yan, eh. Anong malay mo? Baka swertihin tayong dalawa itong darating na Pasko. Masama yung pangalan natin sa bibigyan ng parol. Pero sa akin man, Teban, iba naman ang ibig sabihin nito. Habang dumadami ang guhit nito, ang ibig sabihin, nababawasan naman ang panahon na ilalagi ko rito. Kaya hindi naman ako maiinip. Kaya tingin nyo, marami na. Oh, halika na, man, Teban. Sige, halika na. Badong! Hoy, Teban! Bakit ka nandito? Kailan ka pa dumating? Kamakalawa lang. Bakit ka pumayag na mabalik dito? O bakit? Ayaw mo na bang magkita tayo? Hindi naman sa ganun, Badong. Kasi nandito yung si Buang. Sinong Buang? Yung kapatid nung napatay mo. Mag-iyak ka. Alam mo, Teban, kapag oras ng isang tao, saan mo naroroon kung mamamatay, mamamatay? Hindi ba, pare? Totoo nga ako yun. Ay, oo nga pala. Berting, si Badong, dati kong kakosa dito. Dong, si Berting. Asya, kamusta? Kamusta? O sige, magkita tayo muli, ha? Sige. O sige, Berting. Bigyan mo nga ako dalawang tinapay at matamis na ba ako? Quattro de Jack. Ngayon lang. Sorry, sorry Cabo. Quadro de alas. Malas. Ayoko na. Attorney, yung kulang ko sa lamisa bukas ko na ibibigay. Open credit ka naman dito, Cabo, eh. Kung gusto mong bumawi, pwede ka pa. Yung baril ko. Madaya ka? Kabo, bakit yung binaril? Bubunot ang tanong yan eh. Wala. Wala siyang baril, Kabo. Patay na itong taong to, Kabo. Napatay mo. Kala ko kasi may baril eh. Kabo, mabuti pa kaya eh. Akin na yung baril mo. Itatago ko to, umalis ka na. Para pagdating ng investigador, sasabihin namin, tumakas ang kriminal. Hindi namin nakilala kung sino. Sige na, umalis ka na. Salamat, ha. Hoy, buisit. Tumayo ka na riyan. Kahit na blanco, masakit din, Huldan, eh. Oo. Tama na yung drama, pare. Magpunta ka na Olonga po. Magtago ka ron, pare. Huwag kang magpapakita rito, ha. Ayos na ba yan? Ayos na. Salamat, Tulda. Yan, Salmon. Mataas ang lagbat niya. Berting, dalhin na natin siya sa ospital. Sumampan
panahon. Malayo-layo rin dito ospital. Baka abutan tayo ng ulan eh. Lalo lang lumala ang sakit ng mga bato. Anong dapat natin gawin? Pakikuhan lang ng tubig sa palanggana. Babanyos na natin siya. Pahinga ka na muna at ako naman ang magbabantay. Mario, patakasin niyo naman yung bata ko. Total, kayo naman ang escort niya bukas eh. Kayang-kaya nyo gawa ng paraan yan. Roldan, bawal sa amin mga pulis ang pinagagawa mo. At saka, yung bata mo, hindi mahinang klase. Matindi rin. Mahirap yung sinasabi mo. Siguro naman, Mang Mario, mas mahirap yung pagtatakip na ginawa ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo maargabyado. At kung sakaling magkagipitan, ano naman maging kalagayan ko? Sagot ko kayo, Kapo. Patakasin niyo lang ang bata ko. O pinatakas? Huwag mo naman akong magsasalita ng kanya, sir. Mas matanda ako sa'yo at nauna sa serbisyo. Kabo, dito sa trabaho natin, hindi pinag-uusapan kung sinong bata at matanda, kung sinong unang naging pulis. Ang gusto ko ipaabot sa'yo ay ang responsibilidad. Isipin na lang ninyo, nataya ang buhay namin sa paghuli sa taong yun. Pagkatapos na baliwala, dahil sa kapabayaan ninyo. Kabo, I'm sorry. But I have no alternative but to recommend you for suspension. Anteban, nakadilihensya ako ng baboy damo. Naku, champion! Tama-tama!
Pupukulo na itong dilaga kabate. Ang masarap yan, ha? Ba? Ko, Berting, nasan basa ka? Ko, tingnan mo ang likod mo. Ko, palitan mo yan. Baka mapulmonia ka. Pahiram mo yan, pati yung ulo mo, patuyuin mo. Salamat, to. O, sige, o. O, magkape ka muna. Alam mo, Bertin, nung ako'y kasing edad mo, sobrang init ng ulo ko. Lahat ng hamon, tinanggap ko. Magpagpatay, ordinaryo sa akin yan. Marami na rin akong napatay. Lahat ng kasamaan, ginawa ko na at katarantaduhan. Kaya siguro hanggang ngayon, andito pa ako. Kung maaari ko lamang ibalik ang panahon. Bertin, ang may papayo ko sa ito, kapag ikaw'y lumaya na, magbago ka, piliin mo yung kaibigan nang gumanda ang buhay mo. Hayaan niyo, Mambadong. Sisikapin ko. Hindi sapat yung sisikapin eh. Ipangako mo sa iyong sarili. Dimas, wala siguro ni Badong. Ligtas na siya sa akin. Hindi ako titigil hanggang hindi ko na ipaghiganti ang aking kapatid. Oo naman. Ipapuputol ko ang buntot ko kapag hindi ko ginawa. Buwang, sinabi mo yan, ha? Badong, sigurado ka ba na si Berting ang hinahanap mong anak? Yung kanyang kwintas at balat sa kanyang dibdib, hindi ako maring magkamali. Ay, bakit hindi mo sabihin sa kanya na ikaw ang kanyang ama? Matagal na rin ibig kong gawin yan. Naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon. Manteban! Mambadong! Oh, Teng! Bakit ka pinatawag ni Super? Magandang balita. Ang sabi niya sa akin, kapag ipinagpatuloy ko magandang record ko rito, baka bumaba ang sentensya ko. Kaya Berting, mula ngayon, iwasan mo ng gulo ng madali ang paglaya mo. Oo. Tama-tama! Kakain na tayo ng inihaw na usa! Kawawa naman si Berting. Malaki rin yung sakripisyo yung ginawa niya para sa atin. Oo nga eh. Matagal na rin natin siyang gayon sa kikita. Mas okay sana kung kumpleto ang grupo. Di ba, paglabas niya, masusurpresa siya pag nalaman niya big time na tayo. Natitikman din yung buhay na meron. Kamusta na kaya siya ngayon? Alam mo, Berting, sa linggo, pag nakakuha tayo ng passes ulit, meron tayong pupuntahan. Mas maganda ron. Para bang nasa laya ka? Ano yung pinunta natin kanina? Nagustuhan mo ba? Oo, maganda nga ho. Tsaka mababait yung mga kaibigan niyo. Ah, oo. Marami akong kaibigan dito, pero marami rin kaaway. Ang talagang kasama ko, iba si Teba. Sa labas pa, magkasama na kami. Sa munti, nakasama ko rin. Dito, sa Iwahe. Pangalawang dating ko dito, dadatnan ko. Yan talagang matali kong kaibigan. Alam niyo, Mambadong, medyo matagal na rin ho tayo magkasama. Pero marami pa rin akong di alam tungkol sa inyo. Meron ho ba kayong pamilya? Alam mo, Berting, meron akong Mambadong! Mambadong!
mo, Berting. Matagal mong gustong ipagtapat sa'yo ni Badong ang katotohanan. Natatakot lang siya na baka hindi mo siya maintindihan kung bakit kanya iniwan sa simbahan. Nung gabing yun, napatay ang iyong ina. At siya naman ay pinaghahanap ng may kapangyarihan. Wala siyang ibang lugar na mapapagdala sa iyo kundi doon. Gusto niyang lumaki kang may takot sa Diyos, ligtas sa panganib. Dahilan sa ang kanyang kaaway, ay sumumpang uubusin ang buong pamilya ninyo. Alam mo, Berting, tuwan-tuwa siya nung malaman niyang ikaw ang kanyang anak. Nasisiyahan na siya na kayo nagkikita, nagkakausap, kung minsan ay magkasabay pa kayong kumakain. At nasusubaybay ang kanya. Eh kung malaman mo na siya ang iyong ama, baka isipin mo kaya sumama ang iyong buhay ay dahil sa siya ay isang kriminal. Talaga lang maikli ang panahon. Anteban. Ang tagal ko siyang hinanap. Pagkatapos, kung kailan wala na siya, saka ako naman malalaman. Sipag ng batang ito ah. Tama na yan. May basang-basa ka na ng pawis ah. Pero na. Berting, kumain ka ng kumain ha? Opo, Padre Sibilia. Papakabusog ka. Ano ba? Paypay! Opo. Huwag mong titigilan yan hanggang hindi malinis ang kandom, ha? Pagbabalik ko't hindi malinis yan, mag-iingat ka sa akin. Thank you.
Bukas yan, kuya. Tapos na, salamat. Nabigyan na ako ng parol. Kumusta ka na? Mabuti. Tulad pa rin ng dati. Meron nang... ikaw, kumusta ka na? Ito, laya ulit. Tulad bang kumain ka na? Tapos na. Kaya nga pala. Sina Roldan? Ang ibig sabihin, may balita ka ba tungkol sa kanya? Taraman. Sally, tuloy na ako. Sinabi mo ba sa kanya, Sally? Basta yung sinabi ko sa'yo, bahala ka na ron. Roldan! Laya na si Berting! Ano? Sandali, Mario. Berting! Puta! Tama-tama ang laya mo. Berting! Welcome, pare. Halika! Marami kaming sorpresa para sa'yo. Ayos. Dito ka! Oh, ano? Kamusta ka na? Kwentuhan mo naman kami. Ito, ayos lang. Pare, lalo ka yatang gumawa po. Tingnan ko nga. Mga pare, sa wakas, kumpleto na naman ang barkada natin. Diba? Teng, okay ah. Inom tayo, inom. Mang Mario? Hmm. Matagal ng atin yan. Pare, lakatan. Blue seal, pare. Iba na tayo ngayon. Big shot. Palagay ko matagal nang hindi nasasayaran ng alak ang lalamunan mo. Pwes ito, pare, imported. Pare, sige na. Kakapin muna ako. Tama ang sabi mo eh. Di na ako sanay dyan. Oh, sige. Ako na lang titira niyan. Mario, pakisabi nga rin sa mga kasama natin na magdala rito ng kape. Okay, oh. Hello? Yes? May kasama? Sandali. Roldan, ayos daw ang deal natin, kaya lang may kasama. Ano? Pare, sabi mo sa kanila, kapag may dinadala ko ibang tao ron, gagawin ko lambat ang katawan nila. Tatantarin ko ng bala kahit na sino pa sila. Dating, Johnny, iba na laban lang yun eh. Oo nga, pare. Iba na ang takbo ng panahon ngayon. siya nga pala, pare. Tumawag ka na rin sa Pasay. Sabihin mo, kailangan ko isang pang-espesyal para mamayang gabi. Meron tayong happening. Okay? Okay.
rito. Pati nga sa tondo eh. Laki na rin ang pinagbago. Oo nga. Nagkita na ba kayong Selly? Oo. Hanggang nga nalalaman ko sa aking makikita eh. Di nakita mo na anak mo. Anak? Oo, yung anak mo kay Selly. Hindi ba niya nabanggit siya? Kailangan mo. Bakit naririto ko na naman? Gusto kong makausap si Selly. Tungkol saan? Sa aming anak. Kalimutan mo na yun. Wala kang ihahabol. Hindi kayo kasalang kapatid ko. Ako pa rin naman ang kanyang anak. Eh, ano ngayon? May tungkulin akong dapat gampanan. Gusto kong makita at makilala ang aking anak. Makita, maaari. Pero ang magpakilala, patunayan mo munang karapat dapat ka maging ma. Tito Ramon, bigyan mo akong tsokolate, ha? Oo. Pulis ka rin ba? Kaibigan ka ba ng Tito Ramon ko? Hindi. Kakilala ko lang. At lalong hindi siya pulis. Anong pangalan mo? Alberto De Jesus Jr. po. Ang tawag po sa akin ay Junior. Ang nanay! Hoy, Selly. Ipasok mo itong anak mo. Baka marumihan dito yan. Sige na, Junior. Yung kahapon sa simbahan. Sino ba yun? Kakilala niyo ba yun? Si Berting, pare. Uy! Berting! Upo ka rito. Pare! Upo ka muna. Pare, paupuin mo. Ano gusto mo? Alak? Kape? Alak na. Kape, pare. Baka mamaya magkasakit ka pa sa puso nun. Eto, Dre. Stateside to. Oh, ikaw pare. Oh, huwag kami niya. Oh, kamusta ka? Kami kumikita ngayon ng limpak-limpak. Yan ang kinalulukuhan ng mga kabataan ngayon, Ben. 70 grams? Halika! Meron pa akong pakikita sa'yo rito. Kita mo to? Tol, eto malit na sukot lang ito. Pero ang halaga nito, 1,000. Gusto kong malaman mo na lahat ng nakikita mo rito ay meron kang bahagi. Sa lahat ng lakad namin, sa lahat ng kita namin, meron kang parte. At yan ay tinabi namin para sa'yo. Nang sa ganon paglaya mo, meron kang gagamitin. Ganyan ka namin kamahal. Ganyan ka kahalaga sa amin. Kahit hindi ka namin kasama, kahit na malayo ka sa amin. Hindi lang yung pare. Magkakaroon ka rin ng sariling negosyo. Hindi ba, Roldan? Ibigyan kita ng sarili mong teritoryo.
na kung saan ay pwede ka magbenta ng mga kalakal natin. Kinagarantiyahan ko sa'yo, pare. Kikita ka ng malaking kwarta. Bibigyan din kita ng mga tauhan mo. Naaalalay sa'yo. Salamat, Roldan. Pero, naguguluhan pa ako eh. Hindi pa siguro ako handa. Pakiramdam ko kasi, parang marami nang nangyari. Samantalang... Ayokong isipin mo na yun. Inilalayo ko sa'yo ating anak. Noong pa sana una tayo magkita, ipagtatapat ko na sa'yo ang tungkol sa kanya. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Natatakot kasi ako na baka hindi ka maniwala. Matagal na panahon din tayo nagkalayo. Nasa akin lahat ng pagkakataon pa magbago. Pero tulad ng pangako ko sa Bertie, maghintay ako. Paano mo sasabihin kay Junior ang tungkol sa akin? Baka siya naman ang mabigla. Matagal ang handa ang kanyang loob. Hindi lang alam ng kuya, pero inunod ko sa bata na meron siya isang mga sa malayo. Mabalang araw, darating at mahikit at mahikilala niya. At may isang araw, ipinagtapat ko na sa kanya na ikaw ang kanyang ama. Anong sinabi niya? Tuwang-tuwa siya. Gusto ko raw niya makita. Makalaro. Makatabi sa pagtulog at maipakilala sa kanyang mga kaibigan. Junior? Oo, magaling ako dyan. Sige tayo, halika! Kain talaga ng tatay? Shelly, pumasok na kayo. Nay! Ang tuning ko! Sige na, Junior. Mamaya na yun. Ngayon, hindi ko na mapipigilan si Shelly. At nakilala mo na iyong anak. Makakabuting ikaw nang lumayo. Maliwanag ang nangyari kanina. Kung sino mang kalaban mo. Kung naging mainit na sila noon, bago kang nakulong. Lalo mainit sila ngayon nakalaya ka na. Buhay ang inutang mo. Buhay din ang sisingilin sa'yo. Ibibali sana kung buhay mo. Paano kung buhay ni Shelly? O buhay ng anak? Ramon, ito na ang pinakamagandang pangyayari sa buhay ko. Ang makilala ko, anak ko. Pagkatapos, ihilingin mo pang tayong ko sila. Bakit? Ganun ba kasama sa tingin mo? Galit ako sa mga katulad ninyo na nagbibigyan ng masamang reputasyon dito sa Tagatundo. Ayoko magmanasay si Junior. Ayoko sa maging hudlong na katulad mo. Kaya layo mo siya. Ramon, dito ako unang nakakita ng liwanag. Sa Tundo ako unang lumakad. Nagkaisip at lumaki. Kaya dito rin sa Tundo, lalaki ng aking anak. At patutunayan ko sa'yo na kahit ang isang bata ay anak ng dating kriminal, lalaki rin siyang may respeto sa batas at takot sa Diyos. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin? Na magaling kang lalaki? Na hindi mo kami kailangan? Ha? Hulda, saan na tayo mag-usap? Lasing ka eh. Nakainom ako pero hindi ako lasing. Alam ko ang sinasabi ko.
Berting, baka nakakalimutan mo na buhay ang pinuhunan namin dito para marating namin ang kalagayan namin ngayon. At yan ay ginawa natin. Hindi lamang para sa amin, kundi pati sa iyo. Pagkatapos ganyan pa iasta mo, bakit? Sino pinagmamalaki mo? Pare, Uldan, huwag mo naman bigyan ng masamang kahulugan. Tama na! Talagang malaki na ipinagbago mo. Hindi na ikaw yung dati naming kasama, Berting. Pare, wala nagbabago. Naguguluhan lang naman ako eh. Talagang dati namang magulo ang buhay mo ah. Talagang wala nang pagbabago. O baka naman dahil nalaman na may anak ka kay Seng. Bakit? Nakakasiguro ka bang tunay mong anak yun? Ha? Baka mamaya katulad mo rin yung anak na... siya na pagsalita ng masakit. Talagang hindi ko na matanggap na nagbago na siya. Yung mga kala niya, nagbago ko. Pero kahit ano pa nangyari sa amin, parang kapatid pa rin ang turing ko sa kanya. Hindi lang niya ako naintindihan eh. Siguro, naguguluhan na si Berting sa katayuan niya ngayon. Maaari. Dahil, uninimbang siya sa atin. Kiseli, pinaalala pa niya yung bayan niyang pulis. Noong araw, nung hindi pa dumarating ang Berting nandito sa atin, gadagad ang takbo ng buhay natin. Nung dumating dito yan, nagkagulo-gulo na tayo. Kung ako sa inyo, kalimutan ng Berting... Lagano? Akala ko ba maliwanag na ang usapan natin na hindi mo na pakikialaman si Berting? Roldan, wala akong alam sa sinasabi mo. Yung pala naman eh. Bakit iniinteres mo pa siyang patayin? Kung gusto ko patayin si Berting, doon pala sa club niyari ko siya. Hindi na pala magkasumpan tayo. Pinarapan mo. Kaya ayos lang. Hindi ka na nga kung wala kang gagawin. Bakit kahit sino bumanat kay Berting eh, sa akin binibintang? Ikaw lang naman ang alam kung may galit sa kanya eh. Ah, ganun ah. Okay. Kung ayaw mo maniwala, simula ngayon, tapos na lahat ang transaksyon natin. At Roldan, huwag ka magkakamaling gambis yung kalabanin ko. Papunta ka pa lamang. Pabalik na ako. Alam mo, pare, matagal na ako sa ganitong uri ng hanap buhay. Huwag mo akong mamalitin, Medrano. Baka nakakalimutan mo. Sa maliit, nagmumula ang malaki. At kapag binangga mo ako, bahala ka sa buhay mo. At matuto kang sumangga. Tay! Bakit maghihulay tayo ng bahay? Kasi, yung may-ari nung tinutuluyan ko, nasa probinsya, eh ako muna nagbabantay doon. Tay, sana ano, paggabi, sana ka matulog para mahalika mo at nakakatabi ang nalay. Junior, ha? Gusto ko sana eh, kaya lang. Pasikip doon sa inyo, saka mainit. Ang laki-laki ng nahihigaan namin. Kasang-kasit ang tatlo. Tsaka, kung naiinitan ka, may pintinador. Hayaan mo. Pag dumating yung may-ari ng bahay, magsasama-sama na rin tayo. Pero matagal pa yun. Sayang ano? Sana dumating na yung may-ari bahay. Mario. Sigurado ka ba dito ang usapan niyo? Oo, sa lugar na ito. Titingnan ko sila sa kabila. Putang ina, Johnny, ah. Mukhang kinakabahan ako sa lugar na ito, ah. Para bang kinikiliti ang tumbong ko? Tangina naman, Turo. Pumiral naman pagka nervyoso mo.
Eh, siyempre, illegal itong lakad natin. Kaya dito sa lugar natin bagsakan. Si Mitran lang naman kakompetensya mo eh. Maka gusto niya subukan ang lakas mo. Pwes, magpakitaan kami ng galing. Makasama ang mga bata mo, Mario. Pagdating dyan, hindi po mapatos mga bata ko. Sabi mo lang kung anong gusto mong gawin namin kay Mitrano. Gusto kong dalhin niyo siya rito sa akin. Babalatan ko siya ng buhay. Galing kay Mitrano. Nakikiusap na kung maaari raw eh, magkita kami para magkaliwanagan. Sinasabi ko na nga ba na machochope ang tarantadong yan eh. Makikipagkita ka ba sa kanya? Oo. Pero sa oras at lugar na gusto ko. Mas mabuti na yung ganun. Para maiwasan ng maraming patayan. Soldan? Putang ina, kinakabahan ako ah. Pwede ba, Duro? Pinahiral mo na naman yung nervis mo. Hindi. Ganito rin ang naramdaman ko. Ang mayari kami ni Johnny. Para bang kinikiliti ang tumbong ko eh. Pakiramdam mo lang yan. Mario, Ramon, kumbang nga kayo, tingnan nyo muna. Wala si Roldan eh. Umalis kasama si Turo. Makikipagkita kay Mitrano. Bakit? Makikipag-arreglo sa grupo. Simula kasi ng banatang kanila, tumindi ng banggaan namin. Roldan! Si Mitrano! Yung pangang kinakasamaan loob sa'yo ni Roldan eh. Para bang pinabaliwala mo pag bumalasakit namin sa'yo. Kaya nga ako nandito eh. Para magpaliwanag sa'yo. Hindi naman ako talaga tumitiwalag sa grupo eh. Kaya lang, hindi kaya ng konsensya kung klase ng negosyo nyo.
dito madaling tumipak ng pera. At dito lang ang paraan upang makapagpasasaan naman tayo sa buhay. Pare-pareho lang naman tayo laki sa hirap, ah. Ayaw bang guminawa? Guminawa? Kapalit naman ang pagkawasak ng libo-libong buhay ng mga kabataan. Johnny, sabihin mo kay Roldan, kaya ko pang magtiis. Huwag lang yung isipin na kumakalas na ako. Tulad ng dati, kasama niyo ako. Kahit sa kamatayan. Tangina, Teng. Nagkamali kami. Di ka pa rin nagbabago. Anak ka pa rin ng tundo. Alam nyo, pag dumaki ako, gusto ko maging mayaman. Alam mo naman, di ba? Gusto ko may sariling kayod. Mayaman na, sikat pa. Ako? Kahit na ako, pwede. Roldan, kahit anong mangyari, sama pa rin ako sa'yo. O, mamatay ka man? Oo, thanks man, mamatay man ako. Alam nyo, makilala ko lang ang nanay at saka tatay ko. Tama na sa akin yun. Berting! 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 Roldan! Roldan! Berting! Berting nalulunod! Bilisan mo! Bilis! Nalulunod! Nakakaw ko! Tigil lang na kayo! Kaya ka muna, Johnny! Sana paglaki natin, magsama-sama tayo. Kahit anong mangyari. Hindi lang yun. Kapag may isang napi, lahat gaganti. Oh, Roldan, ang di pumayag, ilang bayag. Oh, sumpaan lang tayo. Balak mo. Makakabuting kalimutan mo na. Kumikilos sa mga tauhan ko. Kaya hindi magtatagal. Mahuhuli rin mga taong pumalay sa mga kaibigan mo. Alam kong masakit ang nangyari sa iyong mga kaibigan. Pero ipasa Diyos mo na lang ang lahat. Nakikiusap ako sa iyo. Paano naman ang kinabukasan ng iyong anak? Parang awa mo na dating. Thank you.
ipaliwanag kung bakit kailangan kong gawin ito. Isang bagay lang hihilingin ko sa'yo. Ayokong maulit kay Junior ang nangyari sa akin. Doon sana bahala sa kanya. Lang sa kanya yan. Pinatay niya mga kaibigan ko. Wala siyang kinalaman sa mga sinasabi mo. Ang totoo, mula nang abutin siya, hindi na siya umaalis ng bahay na ito. Ako magpapatunay sa inyo. Dani, hindi si Medrano. Sino? Putang ina! Si Mang Mario! Si Kabu! Nakaganti na rin ako sa kanila. Ngayon, wasak na yung pangkat ni Medrano. At wala na yung grupo ni Roldan. Magtatayo tayo ng malakas na puwersa. At tayong magkukontrol ng lahat. Talagang bilib ako sa iyo, Mario. Walang imposible. Tagay tayo. Mario, paano naman ang mga bata? Hindi problema yan. Sabihin mo sa mga bata, hindi sila magpripyado. Bawat timbang, mayroon sila. Ayos lang mga bata. Huwag kayong mag-alala. Ito na ang umpisa ng ating maliligayang araw.
maraming buhay ang nadamay niyang dahil sa'yo! Bumantay na ako sa mga kaibigan mo, Bateng! Dahil winasak niya ang buhay ko! Yan ang atraso mo sa'kin!